Kamusta mga ka-trip at nagbabalik tayo dito sa Kada Crab 6 Episode 5. So nung nakaraan guys ay gumawa tayo ng Timawa Pares. At ito ang pinakauna at pinakamasarap na pares sa loob ng Kada Crab. At dahil sobrang sarap ng pares natin na napaka-fresh dahil tingnan nyo naman guys yung baka natin dito oh. Kapag may umorder, fresh na fresh na kinakata yung baka dito kaya naman napakasarap. Pero parang medyo nagkaroon tayo ng konting problema guys dahil kung baka pa... Dahil kung mapapansin nyo guys, dahil sa sobrang sarap ng pares natin, medyo tumataba yung mga villagers dito. At kahit ako, medyo tumataba na rin ata ako. Lumalaki na yung bilbil ko sa tiyan. At para maiwasan ang ating pagtaba, kailangan natin mag-jogging. Pero nakakatamad mag-jogging, diba? Kaya may naisip akong paraan. Ito ang tinatawag na Operation Pagandahin ang Katawan. So guys, for today's video ay gagawa tayo ng gym sa tabi ng ating paresan. Para pagkatapos nilang kumain, pwede silang mag-gym, di ba? O kaya naman, pagkatapos silang mag-gym, magbuhat at magpalaki ng mga muscles, pag nagutom sila, pwede silang kumain sa ating paresan. O, di ba? Ito guys, mukhang may bibili na naman dito sa atin. At para maagawa ng gym, kailangan ko ng resources. God gave me you. Sana all in love. O tara guys, labas tayo. Hayaan natin sila. Bigyan natin sila ng privacy. Nahilo yung villagers guys. Parang helicopter yun ah. At kung may kahoy, kailangan din natin ng bato. Sinimulan ko na ang pagtayo ng ating first ever gym dito sa loob ng Kada Crab. At sana maganda ang kalabasan nito. Ito na mga ka-trip, medyo malapit nang matapos ang ating gym. Kumuha na rin ako ng mga sand dahil gagawa tayo ng glass para sa bubong ng ating gym. At para maagawa ng glass, kailangan natin lutuin ang mga sand. At mga ka-trip, pwede na ba akong architect? Gumawa ko ng hagdan para maagawa ko ng bubong. Ang galing no! At ito na mga ka-trip, makalipas ang ating isang linggong pagko-construction sa ating gym ay sa wakas natapos na din. At kung mapapansin nyo guys, ang ating gym ay isang open gym. Para kapag nagbubuhat ka, hindi ka sobrang mainitan. Para mayroon pa rin hangin na pupasok sa loob ng ating gym, di ba? Kasi baka mamaya yung mga nag-gym dito, pawis na, bumaho sa gym natin. At syempre mga ka-trip, ang ating bubong ay isang salamin. Glass door na yan para maliwanag ang ating gym. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng kuryente. O di ba, mas nakatipid tayo. At saka hindi naman tumatagos yung init mula sa araw eh. At ngayon tapos ang ating gym house na budget edition. Ang kulang na lang ay ang ating mga gym equipments. So guys, ano ba ang mga binubuhat sa gym? May dumbbell, may barbell at kung ano-ano pa. So gagawa tayo niyan. Pagpasensya nyo na guys kung ito lang kinaya ng gym ko ah. Di naman kasi ako builder eh. Pero today gagawa tayo ng bench press. So dito na kahit dito hihiga yung mga nag-gym natin guys. Tapos meron silang bubuhatin dito na mabigat. Ayan mga ka-trip, meron na tayong barbell dito, budget edition. So guys, bato pala yung gamit natin pang barbell dito, 20 kilograms yan. Next time siguro kapag nagka-budget na tayo, gagamit na tayo ng bakal para mas mabigat. Pero sa ngayon, dahil newbie pa tayo, bato muna. At least may magagamit, di ba? Tapos habang nagbubuhat ka, pwede kang matulog. O di ba, ang galing. And syempre, kung meron tayong barbell dito, dapat gumawa din tayo dito ng dumbbell. Ayan mga ka-trip, ang dumbbell ni Captain Barbell. Ang bigat niyan. At sa mga gusto makipag-boxing, gusto gumaling sa susuntukan, gusto makipag-gumaling sa pakikipaglaban, gagawa tayo ng boxing bag. Ay, punching bag pala. Pero habang gumagawa ko ng punching bag, may nangyayari hindi ko inaasahan. Uy, ano yun? Mukhang mapapalaban tayo mga ka-trip, may mga mananakop. Tulungan natin mga villagers. Mga villagers, magtago na kayo. Ako na bakala dito. Ibubuwis ko ang buhay ko. Kera na to. Sa wakas, naubos din sila. Uy! Anong nangyayari? Mga ka-trip, anong nangyayari? Bakit tumawag sila ng backup? Ang daming mga villagers, ang daming kalaban. Mga villagers, magtago kayo. Uy, umalis ka dyan. Magtago na rin tayo mga ka-trip. Sobrang daming kalaban. Anong gagawin natin? Napapaligiran nila tayo. Sobrang dami nila. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Ibubuwis ko ang buong buhay ko para maprotektahan kayo. Gusto nyo ito? Ah! Buti din sila kapasok. Nakakatakot tong mga to. Ah! Naku, lagot. Namatay ako mga ka-trip. Sana okay lang yung mga villagers guys. Sana okay lang sila. Bilisan natin. Nasaan sila? Nasaan na yun? Ayun. Tumakas kayo. Bilisan nyo. Mga
Makakatrip! Nakulong ko yung mga villagers dun kasi yung mga gamit ko nasa loob. Ikulong natin sila. Diyan na sila. Hindi sila makakalabas dyan. Alam ko na, may naisip ako. Magbubutas tayo dito. Tapos tatawagin ko sila. Hoy mga pangit! Nandito ako! Dito tayo maglaban mga pangit! Di nyo ako abot no? Poink! Uy! Patay si pangit! At dahil sobrang dawi nila, buti na lang may dumating na backup. May raid! Boss! Ano nangyari dito? Okay ka lang ba, boss? Bossing! Okay ka lang ba? Buti dumating kayo! Meron pa? Buong buo pa, boss! Nakulong ko na yung iti! Bakit nag-spawn yung ano? Uy, ang dami! Kailangan ko ng backup! Uy, ang dami! Bindigay ito kayong silikon! Boss, ingat ka sa may axe dyan, boss, oh! Ano yun? Uy, sa likod mo! Uy! Putik na yun! Pariko! Patay ako dun! Medyo lugi ako dun, ha? Mag-isa lang ako, eh! Naubos na ata yung village. Ay, boss, may villager ka pa! Pinaparami ko nga yung villager ko kasi nag-negesyo ako dito, eh! Sila nga lang yung ano ko, yung customer ko, eh! Namatay na ata yung mga villager kaya siguro wala nang raid! Naku, nabawasan pa yung customer ko! Naku, nanalo sila! Ano yung mga customer mo, boss? Parang wala. Nakala yung customer ko, naubos na yung customer ko. Eto sir, baka gusto mo ng wallet. Kaso nga lang, ayan. Ay, thank you. Pinagandaan ko pa naman itong village na tapos naubos yung mga villager ko. Sinong bibili sa ano kong mga negosyo ko dito? Gumagawa ko negosyo eh. Dahil wala na akong ano, customer. Kayo na lang siguro yung customer ko. Pwede ba yun? Ayun! Ayun ba, binibenda mo? Ito kasi sakto-sakto eh. Parang kayo yung pangalawang customer. Kayo may titid ako ano. Nakain ba kayo ng Pares? Pares? Ito yung favorite red eh. O, trust run kayo sa akin. 75 pesos yun, di ba? Ay, mura sa akin. Mura sa akin. Ay, mura? Ito. Ay, magkano ba dyan, boss? One diamond. Mura. May kanin na po ba yan, sir? May kanin na saka ano, soup. Ito. Iyo? Ito. Teka lang ha, luluto lang ako ng ano, ng Pares nyo ha. Wait lang ha. Lutuin ko lang yung beef, tapos lutuin ko yung Pares. Asan yung Pares, boss? Ito. Ay, naku, kulang pala ako ng ingredients. Kulang ako ng brown mushroom. Pero don't worry, dahil first time kayo sa akin timawa, Pares. Libre. Ay, libre? Iyon? Tigisa kayo. Iyon! Pre-taste pala to! Pre-taste, wait lang, wala pa yung sabaw. Mahantay nyo ba ako ng mga 1 week? Maghahanap lang ako ng ano, brown mushroom. Spicy ba to, boss? Pwedeng spicy, pwedeng hindi. Pasensya na, kulang ako ng ano, ng ingredients kasi inatake ako ng pillagers eh. Next week na lang yung Kapares. Babawi ako. ano muna tayo, sold out muna ako, sold out. Sige. Sold out muna ako. Nagkaubusan kasi dito eh. Marami akong customer eh. Boss, ba't installment naman yung Pares ba, boss? Wala. Isa ba? Kasi ano talaga to, pinipilahan to. Ang haba ng pila dito, kakaubusan ng ingredients. Naubos yung customer ko, naubos din yung ingredients ko. Kaya pala ngayon, installment muna kasi... Nagbabawi eh. Meron pa naman ako isang ano dito, meron pa ako isang business. Kaso, binubuo ko pa lang, tinatayo ko pa lang. Kasi syempre, kapag kumakain tayo, baka maparami yung kinakain natin, tumaba tayo. Gumawa ako dito ng ano, outdoor gym. So dito, pag nagbe-bench press ba kayo? Magpapalaki ng dibdib, di ba? Papa muscle. Health is wealth tayo dito eh. Kapag magpapalaki kayo ng ano ng muscles, pwede yan, pwede. Dumbbell mo medyo parang galit ah. Ayan, punching bag yan, punching bag. Ay, putik na yun, no? Ay, no. Suntok kayo lang yan. Lalakas kayo dyan. Bossing, parang ano tong scam, di ba scam tong business mo, boss? Ay, hindi scam to. Health is wealth tayo dito. Gusto nyo ba magpa-member? Mga diet pala dito eh. May membership pa. May membership dito kasi syempre, kailangan maganda ang health natin, 'di ba? Gumagastos nga tayo sa ibang mga bagay, dapat gumagastos din tayo para sa ano natin, health natin. Para medyo maliit yata yung gym mo, paano maraming tao dito sa kada campus? Ay ano, magkaka-extension pa 'to. Papalakihin ko pa yung gym ko kasi low budget pa ako ngayon eh. Kita mo naman, wala akong customer, walang bumibili sa akin, 'no. Tingin ko yung mga umatake sa akin ay yung mga naiinggit sa ano ko, yung negosyo ko eh. Tingin ko din. Kasi competition yan, bossing eh. Competition kasi yan. Sinisira nila yung negosyo ko eh. Kaya nawala akong customer eh. Competition kasi yan, boss. Ngayon, pagka makakailangan mo ng mga tulong, itatawag ka lang. I'm only one call away. Wala kasi akong kasama dito. Buti dumating kayo.
Salamat, salamat. Samahan mo lang siguro ako magdasal para sa mga nawalang villagers. Tinigyan ko lang sila ng kandila. Dito na lang siguro. Lagyan natin sila ng ano, ng ataol boss. Lagyan natin 'to ng ano, ng munting ano, parang munting bahay nila dito kasi baka akala nila ano lang 'to, trip mo lang eh. Ayan boss. Oh. 'Yun. Ganyan. Maraming salamat. Ang ganda na ng puntod nila. Ayan. Boss, in loving memories. Anong ikinamatay nila? Raid. Nireed eh. Raid. Pakita ko nga, umiiyak eh. Umiiyak yung villagers ko eh. Kaya kinakabahan ako, baka bumangon tumamay ang gabi eh. Wag. Okay, nalilipat na lang kaya ako. Mas maganda boss, dumipat ka na lang baka meron dyan eh. Eh pag wala pa naman, goods pa yan. Pero pag may dumungaw dyan, eh. Ay na, lang. Kapag may kamay na. Paano boss? Ako eh, pupuga na rin. Uy, sige, maraming salamat. Balik kayo kapag tapos na yung ano ko, ha. Oo naman, yung gym ko, ha. Ay boss, dahil binigyan mo kami ng ano, ito. Oh, uy. Bigyan na rin namin sa'yo. Para makatulong din sa pag... papatayo mo na yung negosyo. Hindi, kasi boss, alam ko naman na nasaktan ka sa pagkawala ng mga... Oh, grabe. Naiiyak pa nga ako eh. Salamat talaga. Malaking tulong sa akin to. Para makabawi ako. Para makabangon yung timawa pares pa, boss. Kasi mo, nawala ka ng stock. Aalamin natin kung sino yung kalaban ko, yung sumisira na ng negosyo ko. Kawawa, isa na lang yung baka ko dito. Kaya nga, boss eh. Mukhang payat pa. Papakainin ko na nga yung baka natin. Malungkot din yan pag walang kasama, boss. Payat eh. Ang payat. Huwag kayong magala. Pag balik nyo rito, ano na yan, apat na sila. Kasi yung iba, ginagawa mong pares, no? Kaya apat lang. Maintain lang sa apat. Rekta pares agad sila eh. Pero to, ano to, inahing baka yan. Kapag ka nanganak siya, ay agad yung pinapares ko. Para malambot yung karne. Grabe, parang adito. Parang hindi magandang pagkapanganak. Pares agad. Parang sa sisyo, day old eh, no? Para boss. Maraming salamat. Para boss, alis. Power pop guys nga pala, no? Power pop guys. Power up guys. Ay, ito, bagong recruit sa power pop guys. Wala to nun eh. Wala. Marami. Ay, nice to meet you, Sir Dagul. Ay, nice to meet you, Boss El. Ako ang negosyante dito. Ikaw ang negosyante dito, kaya pala may gym ko eh. Oo, sa damit ko pa lang oh, negosyante na ako eh. Businessman eh. Businessman dito business eh. Businessman na yung buong boss, hawing-hawi. Eh, thank you. Laway lang yan. Paalam, maraming salamat ha. Maraming salamat, hindi ko kayo malilimutan. Bye. At malungkot na pagtatapos sa inyo mga ka-trip at naubos na ang lahat ng customer natin dito. Ang mga nakasama natin villagers ay ngayon ay nasa ilalim ng lupa na ang mga tumulong sa atin. Ang dating masayang village, maingay, puno ng tawanan, ngayon parang ghost town na. Ako na lang ang nabubuhay dito. Salamat talaga may dumating na backup sa atin. Makapagsimula ulit tayo. Di ko pa nga natatapos tong gym natin. Nasira agad. Pero okay lang. Makakabawi ulit tayo. Binigyan naman tayo ng diamond at gagamitin natin to para makabawi tayo sa business natin. At rest in peace din sa ating mga villagers. Di ko kayo malilimutan. Sila ang kumupkup at nagpakain sa atin. Pero di ko sila naligtas. Pero babawi ako para sa inyo to, mga villagers.